Kutsilyo? Jenny, nakakamatay yan! Talagang papatayin kita! Kaya umalis ka sa daraanan namin ng anak ko! Alis! Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. May mga kabataang napapahamak hindi lang dahil sa pagiging ulilang dubos, kundi dahil din sa kapusukan. Ito ang naging karanasan ni Jerry sa ating dunang sa kanyang panahon. Maliit na naman ang binigay mong pera sa akin, Eljan. Paano tayo makakaipon nito para sa panganak ko? Ilang buwan na lang isisilang ko na magiging baby natin. Wala pa rin tayong ipon. Nagsisikap naman ako, ah. Binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko sa pagbabantay ng sugalan ni mga akong. Eh, kaso nga sa ating dalawa pa lang kulang na yung kita mo. Paano pa pagdating ng anak natin? Eh, huwag ka mag-alala. May gagastusin tayo. Mangungutang ako. Pag binayaran mo yung uutangin mo, wala ulit tayong panggastos. Eh, ano ba gusto mong gawin ko? Tuparin mo yung pangako mo sa akin! Humanap pa na ibang trabaho, yung mas kikita ka na maayos. Nakakabanas ka naman eh. Isa nga, wala nga akong makita. Hindi naman kasi ako tapos kahit high school. Hindi rin ako maaaring magpasada ng tricycle dahil wala akong lisensya. Hindi rin ako marunong magmaneho. Eh, paano na lang pala ang buhay natin? Ikaw, kapag hindi ka tumahimik, susuntukin kita! Salamat sa pagdalaw mo, Sally. Nabalitaan ko sa kapitbahay niyo na nanganak ka na last week. Ikaw talaga, hindi mo mala ako tinawagan. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi wala akong load eh. Kaya kahit text, wala, hindi ko magawa. Ganun ba? Nakita ko si Eljan kanina. Naroon sa tindahan ni Aling Simang. Nagiinuman sila kasama ang barkada niyang si Makmak. Kaya nga nainis ko lalo sa kanya eh. Kulang na nga yung perang binibigay niya sa akin. Nakukuha pa niya magbisyo. Minsan tuloy, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako magsama kami. Oy, huwag kang magagalit ha. Pero talaga hindi ka dapat sumama sa kanya. Kasi ang bata niyo pa, ikaw 17, siya 18 lang. Tapos wala pa siyang maayos na trabaho. Sana kasi sinunod mo na lang ang tiyamitring mo. Sana hindi ka naging pabigla-bigla. Jelly, ang pagkain natin. Lasing ka na naman. Sasabihin mo na naman, nilibre ka ni Makmak dahil nanalo siya sa sugalan doon kina mga akong. Iyon naman talaga ang totoo eh. Kahit magtanong ka pa kina mga akong. Kahit libre yan, Eljan. Hindi pa rin tama yung ginagawa mo. Ano? Dahil nagiging bisyo mo na yan eh. Alam mo, darating ang panahon, hahanapin mo na yung alak na yan hanggang sa wala ka nang ibibigay na pera sa akin para lang makainom ka ng alak. Tumigil ka na, ha? Nagagalit ka dahil totoo yung sinasabi ko? O baka nga-adi ka na nga dyan sa alak na yun eh! Biko, tumigil ka na! No. Ha? Ha? Layo ka! Ganyan ka pag napagsasabihan ka, nananakit ka! Ayaw mo talaga tumigil, ha? Ka talaga! Ha? Sopas. Salamat, Mitring. Ay, may nabalitaan nga pala ako tungkol kay Jelly. Ano yun? Naghihirap doon ang usong pamangkin mo. Marami ng utang sa mga tindahan sa lugar nila. Oh,
Naasaan ko na yun. Eh dahil bukod sa bata pa, walang maayos na trabaho yung sinamahan. Hindi lang yun. Para daw makakaya na mag-ina, tumatanggap ng labada ang pamangkin mo. At nananakit pa raw ang Eljon na yun. Walang yang yun. Hindi na nga mabuhay ng maayos ang pamilya niya, nananakit pa. Kausapin mo yung pamangkin mo. Naiwan na niya ang lalaking yun. Nang hindi na dumami pa ang anak niya sa Eljon na yun ba? Ay, paano ko kakausapin? Na hindi nga marunong humingi ng tawad ng batang yun. Pinag-aaral natin, sa halip na mag-aral, ayun, nakipagnobyo. Kaya nabuntis ng maaga. At ayun, nakipagtanan. O, eh, paano? Hahayaan mo na lang si Jelly sa ganung kalagayan? Jelly. Jamitring. Ako na nagpunta dito. Kahit na nga mula nung sumama ka magtanan sa Eljon na yun eh, hindi ka man lang makadalaw sa bahay. Sorry po, Tia. Naiyap ako sa inyo. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Nang mamatay si inay at itay, kinupkup niyo na ako. Pero naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok. Maagang nag-asawa. Hindi mo asawang lalaking yun. Hindi naman kayo kasal. Kaya pwede mo pa siyang iwan kahit na anong oras mo gustuhin. Tia! Jelly, hindi mo maitatago yung mga dinaranas mo sa kanya. Ayan o, may mga pasaka. Malamang sinaktan ka ng lalaki niya yun. Kalit po siya sa akin. Nanghingian ko siya ng pambili ng gatas ng anak namin. Irresponsable. Nakuha pa niyang magalit at manakit, ha? Eh talaga naman tungkulin niya yun, napakainin yung anak nyo? Ay nako, iwan mo ng lalaking yun. Bumalik ka na sa bahay. Punta pala sa iyo si Aling Mitring. Ah, oh, Makmak. Kapon, nakita ko siya nang papasukin ni Jelly. Kaya hindi na muna ako umuwi habang nasa bahay siya. Makasaya muna lang ako ng matandang yun. Ayos ka talaga, pare. Ah. Nakaiwas ka pa. Siyempre, ako pa. mabuti lang, hindi niya kinuha si Jelly at yung anak ninyo. Eh, hindi ako papayag na iwan ako ni Jelly at ang anak namin. Bubugbugin ko siya ng gusto kapag ginawa niya yan. Ako mangiiwan sa babae. Hindi ako ang iiwanan ng babae. Jelly, bakit naka-empake ka? Saka'y pupunta ng anak natin? Alis na kami dito. Iiwan ka na namin. Ano? Total, hindi ka naman nagbabago eh. Hindi kami mahalaga sa'yo. At saan ka pupunta? Ha? Sa chemitring mo? Hindi ka na tatanggapin nooy! Dahil ang tigas ng ulo mo at may anak ka na, magiging pabigat ka lang sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Eljon. Handa ang tiyahin ko na tanggapin kami ni Baby at tulungan ako makabangon. Yun! Kaya pala mayabang ka na, ha? Mayabang ka na! Ha? Ano? Sama mo talaga. Wala ako. Alas na lang ako. Sinaktan mo pa ako. Mayabang ka eh! Kala mo kaya mo na ako? Pero ito na ang huling pananakit mo sa akin. Sa susunod na suntukin mo pa ako, sisiguraduhin kong masasaksak naman kita. Jelly, nakakamatayan. Talagang papatayin kita. Kaya umalis ka sa daraanan namin ang anak ko. Alas! Oh, Chemitri. Jelly. Iniwan na po namin si Eljon, Tia.
Pero bago po ako nakaalis, nasaktan pa po niya ako. Napakawa ng hiya talaga ng lalaking yun. Ay, tama lang yan. Tama lang na iwan niyo na siya ng apo ko. Bitreng, sino man dumating at... Jelly? Ako nga po, Chidoming. Patawad po. Naging mapusok ako. Matigas ang ulo. Kaya sinapit ko yung kapalarong ito. Patawad po sa inyo ni Tia. Ay, siya. Huwag ka na umiyak. Tapos na yun. Oo nga. Tama ang Tio Doming mo. Basta ang mahalaga, gusto mo nang bumangon ngayon sa nagawa mong pagkakamali. Walang iya ka, Jelly. Kala mo hindi ako makagaganti siya. Naulaan mo lang ako sa kutsilyong hawak mo. Pero ngayon, patay ka na sa akin. Dahil hindi ka na bubuhayan nitong dalakong gasolina. Bubuhusan ko ng gasolina ang kwartong ito. At saka ako sisintihan. Ayan, binubuhusan ko na. Ayan, naibuhus ko ng gasolina. Ngayon naman, sisindihan ko na. Mamamatay ka na, Jelly! Salamat naman at tinawagan mo rin ako. Eh, narito ka na pala uli kina Aling Mitring. Oo, Sally. 3 weeks na. Nagtitinda lang ako ng ulam dyan sa harap nitong bahay eh. Para may kitain naman ako kahit paano. Pero sabi ni Tia, mag-aral daw ako ulit sa pasukan. Ba, okay yan. Ang bait talaga sa'yo ng Tia at Tio mo, no? Ay, totoo yun. Ako lang talaga may kasalanan. Kaya ako, eto, dalagang ina ngayon. Kaya, alam mo, hindi ko na talaga sasayangin pang kabaitan nila sa akin. Talagang mag-aaral na ako mabuti. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking anak. Talagang dapat pong gawin yan. Dahil malabo ka na matulungan ni Eljan sa mga pangangailangan mo sa anak mo. Uy, alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit? Hindi eh. Ano ba nangyari? Sabi ng kaibigan ko na taga roon sa lugar nyo, hinuli daw siya ng mga pulis nung makalawa. O bakit doon ang ginawa niya? Lasing na lasing. Nagwala at sinunog ang bahay niyo. Ano? Ginawa niya yun? Oo. At sa galit ng mga tao na nadamay sa sunog, ayun, binugbog siya. At ipinahuli sa mga pulis. Kaya ngayon, tsak na makukulong siya. Pinagdimla na talaga ng espiritu ng alak ang pag-iisip niya. Ay, salamat lang sa Diyos. Nakahiwalay na ako sa kanya. Ngayon ay handa ng magbagong buhay. Huwag mahirati sa nagawang pagkakamali. Sa halip ay bumangon dito at matatag na harapin ang mundo sa kanyang panahon. Nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Janeline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.